Nakatikim ka na ba ng lumpiang kare-kare? Kung hindi pa, tara, magluto tayo. Hiwain lang natin tong sitaw ng ganito. Meron din tayong pechay. Alisin natin yung ilalim. Tas yung goma, alisin nyo rin. Hindi yan masarap. Hiwain natin ng maliliit. Huwag nyo masyadong durugin. Yung tama lang. Parang ganito. Sa kawali po, walang mantika. Isasalang natin to para mabawasan yung tubig ng gulay. Pag less moist po kasi, mas crispy po yung kakalabasan ng lumpia natin. Gagamit po tayo ng talong. Alisin lang natin yung tangkay. Tas habang naghihiwa tayo, ipanalangin natin na sana walang uod. Kung di nyo pa isasalang sa kawali, lubog nyo muna sa tubig, skin side up, para hindi po mangitim yung talong. Salang natin yung talong. Bali, ang goal natin dito ay magkaroon lang ng brown yung talong para merong bitter taste dun sa ating mixture. Beef sukiyaki. Inalis ko lang tong matigas na parte. Para sa akin kasi nakakasira yan ng overall experience sa pagnguya ng lumpia. Hiwain natin yung karne. Tas na-realize ko mas madali palang gupitin. So ginupit ko na lang. Pwede rin kayong gumamit ng giniling. Kaso masyado na kasing durog yun. Pero pwede rin naman. Isalang natin to sa pinagsalangan ng talong kanina. Hintay nyo lang hanggang sa mawala yung mantika. Lalagyan natin ng konting tubig. Titimplahan natin ng toyo. Tapos tutuyuin ulit natin. Chinap ko pa ng konti para makuha ko yung size na gusto ko. Tapos isama natin siya dun sa mixture. Dito sa talong, ganun din. Hiwain lang natin ng maliliit. Tapos isama rin natin siya dun sa mixture. Paminta. Garlic powder. Tapos haluin lang natin. Bali, ito na yung papalaman natin sa lumpia. Lumpia wrapper. Cut natin dito both sides. Sa technique na to, siguradong pantay lahat ng lumpia mo. Gagamit tayo ng itlog. Batiin lang natin. Ewan ko kung bakit ako nakatayo. Magbabalot na tayo. Dati dalawang side yung ginagamit ko, ano? Ngayon isa na lang para mas crispy. Lagay natin yung palaman. I-roll yun natin hanggang kalahati. Bali, pwede mo nang gupitin dito. Mas konti yung balat, mas crispy. Pag wala masyadong moisture sa loob, mas matagal siyang crispy. Tas isil natin ng itlog. I-deep fry lang natin to. Mabilis lang to kasi wala naman tayong lulutuin gaano sa loob. Gawa naman tayo ng sauce. Bawang. Gintong sibuyas. Isama natin sa bawang. Lagyan natin ng tubig. Tapos magtutunaw tayo ng isang beef cube. Asukal. Tapos peanut butter. Tunawin lang natin lahat. Tapos kulayan natin ng aswete. Unti-unti mag-evaporate yung tubig hanggang sa makuha natin yung magandang consistency. Bali, ito na yung pinakasawsawan. Oh, gusto mo? Share natin para magka-idea yung iba. Lumpiang kare-kare? Itry nyo na.